Ito ah, taas ang kamay ng mga naswertihang mapaghugas ng pinggan noong nakaraang handaan. Oh, bawal mabadre pa dahil New Year yan. Yung iba, happy-happy pa dahil disposable ng mga ginamit eh. Pero hindi daw dapat diretso sa basurahan ng ilan sa mga yan. Gaya ng bilao. Dahil bukod sa lagay ng pagkain, it has a lot to offer daw. Aba, yan ang kwentong inalam ni Athena Imperial. Hindi mawawala ang bilao sa pinaghahainan ng pagkain. Pero pagkatapos ng salo-salo, where would the bilao go? Ang mga bilaong walang laman, hindi raw deserve na mapunta lang sa basurahan. Ang pauso ng artist na si Chini, bilao art. Sa dami raw kasi ng naipon nilang bilao mula sa mga handaan, wala nang mapaglagyan. Nag-umpisa po ito nung pandemic, nawalan po kasi ng mga mabibilhan ng mga board. Ang ginawa ko po, naghanap po ako ng ibang way para po magamit ko yung mga materials ko. Trinay ko po siyang gawin sa bilao. Sobrang simple lang po yung una ko pong nagawang mga paintings. Kumbaga, hindi ko po talaga siya gamay kasi yung mga brush din, iba din po dapat yung ginagamit. Bahagi na ang bilao ng kulturang Pinoy. Kaya ang mga disenyo ni Chini, proud Pinoy rin. Nag-stick po talaga ako sa mga culture po natin. Kasi una po talaga sa lahat is napakaganda din po talaga ng culture natin. Mga mythical creature natin like Maria Makiling, mga ganon. Ginagawa ko rin po silang inspiration. Filipino product po kasi yung ginagamit ko din. Ang ilan sa mga ipinagmamalaki niyang obra, ang City of My Youth, kung saan ipinapakita ang ganda ng Binyan City. Mayroon ding Warrior of Mactan, Reflection of Summer, at marami pang iba. Aminado si Chini na challenging ang paggawa ng bilao art. Kaya ipasisilip ni Chini ang kanyang technique sa pagpipinta sa bilao. Okay, ang gagamitin po muna natin is wood preservative. Bali, lalagay po muna natin siya sa likod ng bilao. Bali, ginagamit natin siya para maiwasan po yung pag-aanay. Tapos yung harap po, hindi po talaga siya nilalagyan kasi po baka po kasi maka-affect siya dun sa ginagamit kong pampaint. Yung ginagamit ko pong pang-paint is oil paint lang po siya. Oil base lang po kasi yung pwede sa kanya. Yung ginagawa ko pong technique talaga is hindi ko po talaga tinatanggal pa rin yung pinaka-forma ng bilao. Matagal lang po talaga siyang gawin. Umaabot po siya ng 4 hours to 12 hours. Depende po sa size ng bilao. Hindi raw inakala ni Chini na ang kanyang libangan magiging sideline pa. Pinost ko lang po yung tatlong unang gawa ko pong mga bilao. And then, natuwa naman po kasi binili po siya agad. Depende po siya sa sizes. So, meron po akong 12 inches. So, 2,000 pesos po siya. Tapos, yung 18 inches is 3,500. Tapos, yung 22 inches naman po is 5,000 pesos. Ang ilan sa mga customer ni Chini na in love pa raw sa kanyang mga obra. Ang mga pinifeature na yung mga painting na yung mga artworks na promoting Philippine culture. Maganda siya, nakaka-adapt siya dun sa vibe ng cafe. Bilang pamaskong handog ni Chini sa ating programa, gagawa niya tayo ng bilao art. Simbolo na rin ang selebrasyon para sa mga Pilipino ang bilao. Pero there's more to that. Dahil bukod sa pagkain, ang bilao, isa na rin sa paraan para ipagmalaki ang kulturang nakagisnan. Ako si Athena Imperial at yan ang kwentong Dapat Alam Mo! Oh, napakaganda. Mm-hmm.